Mabuhay mga ka-Scoot Smart, malugod kong tinatanggap kayo sa ating channel. Ngayon, sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa financial literacy at gagawin natin ito habang nasa biyahe. Gamit ang ating scooter, pag-uusapan natin ang tungkol sa pamamahala ng pera, pag-iipon at pag-iinvest. Hello, good day sa inyong lahat. At papasok mo naman tayo sa trabaho, no? Ayun, mga ka-Scoot Smart. So, pakilala muna ako. Ako nga pala si Scoot Smart Finance. So, welcome kayo sa aking munting channel. Okay, bakit mahalaga yung financial literacy? Unang-una, ang paggawa ng masusing desisyon, no? O pag-decide sa isang bagay. Ang maayos na kaalaman natin sa financial ay nagbibigay sa atin ng kakayahan sa mga tao na gumawa ng mga masusing pag-decisyon sa kanilang mga financial layunin at pangangailangan. Ito ay makakatulong din, ano, para sa kinabukasan upang makaiwas tayo sa kapanganib na pagpapasya, lalo-lalo na na may kinalaman sa pera. So that's number one. Pangalawang bang ilan, dahil mahalaga ang financial literacy. Kasi, magpapalaki ng payamanan natin. Ang financial literacy ay nagbibigay ng mga tool at alaman sa mga tao upang mapalaki ang kanilang kayamanan, no? At magpagumpay sa mga investment. Bago mong makita ng pag-unawa sa mga konsepto, tulad ng una, pag-ipon, pangalawa, pag-invest, siyempre, at pangatlo, dapat nagpa-plan tayo para sa ating retirement, di ba? Hindi naman tayo pupunta kung nag-work tayo, di ba? And para mas madaling makamit natin, tinatawag na financial stability at security. Okay? Nasa halaman area na ako. Mga ka-Scoot Smart, number 3 natin na reason dapat natin pangalagahan ang financial literacy ay pangatlo is pag-iwas sa utang. Okay? Ang pag-iwas sa utang ay ang mga financial ay mababa ang chance ang mahulog sa pagkakautang. Ano?
at sa pamamagitan ng pangunawa sa mga konsepto tulad ng pagbabayad sa utang, pag-iipon, pamamahala sa budget at mas madali nilang maiiwasan na pagkakaroon ng labis na mga utang. So yun ang number 3 natin. Sa Victoria na tayo, Pascot Smart. Pang-apat na reason dapat natin pahalagahan ang financial literacy ay pagpapalakas ng kaligtasan sa pananalapi o seguridad sa pananalapi. Ang mga taong may kaalaman sa financial ay mas mahusay na ihahanda nila yung kanilang mga hindi inaasahang pangyayari. Ano? Tulad ng pagkawala ng trabaho, no? Sometimes yung mga emergencies na nangyayari sa ating yama, kanilapan, maaari yung mangyari. Sila yung may mga kakayahang magplano, yung mga may financial literacy, at magtakda o magkaroon ng reserve funds, di ba? Upang matugunan nila yung mga pangangailangan o yung mga ganitong sitwasyon na kanilang maaaring pagdaanan. At syempre, ganyan ang kailangan natin ng nangangailangan natin ng pagpaplano para hindi tayo mabaon sa pagkakalita. So that's number 4. Yun, location check tayo. Nasa Pila Laguna na ako. So malapit na, nasa school na. Bakit mahalaga yung financial education o financial literacy? Ang financial literacy ay mahalaga upang maging mas responsable tayong mamamayan at maging matagumpay tayo sa aspeto ng financial. Ito ay nagbibigay ng kalayaan at kapangyarihan sa mga tao na pamahalaan ng maayos ang kanilang pera at makamit ang kanilang mga pangarap sa buhay. At yun muna ang ating first episode ng ating pong financial literacy education. Ayan, mga maskot. Ano tayo sa school? Sir, good morning po. Morning. Start naman, di pa? Start na? Thank you. Morning.